Nakikita nyo sa bandang paligid ko. Eh, yung mga magpapa-shoutout po. Wow. Yan sila Ramirez. Nag-aaral din dito sa La Salette. College din siya. Ayan. Kaya lang nalipat lang kami ng ibang room dun daw sa INP. So yun lang. Hello guys! Mega shoutout po sa iyong lahat. Good morning! Today is Tuesday, so sana mapanood niyo po ang aking vlog. So don't forget to subscribe my YouTube channel and tap notification bell to all para malaman niyo ang mga video updates ko daily or weekly. So yun lang. So papasok po akong ngayon sa University of La Salette campus kung saan meron po akong klase about sa ethics, major subjects and sa mga minor subjects na mapapasukan ko sa klase. At willing ko na hindi ako ma-absent. Ma-absent lang naman ako kapag may importante lang gagawin. Halimbawa, sa pagsaserve ko sa simbahan, ganyan. Sa mga co-curricular activities ko, doon lang ako excuse sa lahat ng mga klase ko kapag may kailangan lang. Yun lang. So guys, maliligo na po ako at papasok na po ako sa klase, magbibihis pa po ako. So yun lang, let's go! So ayan guys, nakabihis na ako ng pang school. At don't forget to wear ID kasi importante yan kapag papasok tayo sa campus. Ayan, dapat ang ID suit-suit po natin pag papasok tayo sa school, or halimbawa kung papasok rin tayo sa ibang school, required din yan. So ito yung ID ko, at mahalaga yan para malaman nila yung identity natin. So yun lang, at ready na ako pumasok sa school now. Mamalit ako eh. So ayan guys, nandito na po ako sa University of La Salette campus, college department, kung saan makikita nyo dyan, dyan po ako nagka-college as College of Information Technology or BSIT.
Nag-aaral din ako nag-IT para magawa rin ako ng mga database ko about sa information management, sayan. So pagpapasok kayo sa campus, kailangan nyo lang to itap sa entry. Ayan. So ipapakita ko na lang sa iyo sa kabilang ano part. So guys, bago muna tayo mag-tour sa iba pang mga college departments, may klase pa po ako ngayon dahil may klase po sa ethics ngayong 9 a.m. at willing ko umattend ako dun sa klase para lang ma-express ko ang akin sarili sa pagre-recite ko dun, para malaman ko ang mga philosophy, moral values about sa ethics. So papasok na po ako sa hospital building guys, dun sa third floor. So guys, nandito na po ako sa hospital building sa University of La Salette, kung saan attend po ako ng klase sa ethics para magkaroon ako ng recitement about sa moral, philosophy, values sa mga parts ng ethics. Yun lang. Ayan, so guys, nandito po yung mga klase kong third year na BSIT, kung saan medyo busy po ang mga important activities. Ayan, nagawa lang ako ng vlog para sa life naman ng University of La Salette, about sa life namin magka-college students. Yan lang. So guys, ayun lang. Nalipat po kami ng room from HB to INP 300. So proceed naman po tayo sa INP 300, kung saan may subject po akong ethics. Kasi daw sabi ng instructor, mainit daw sa HB 317. So yun lang. Ang problema ko naman ngayon, lilipat ako ng ibang room para dun ako umattend ng klase sa ethics. So yun lang. Nakikita nyo sa bandang paligid ko, ay yung mga magpapa-shoutout po. Wow. Yan sila Ramirez. Nag-aaral din dito sa La Salette. College din siya. Ayan. Kaya lang nalipat lang kami ng ibang room dun daw sa INP. So yun lang. Guys, ito pa po yung iba mga classmates ko dyan. Sila Mark Alawigan. Ayan. Sila Neil Angelo Chu. Ayan. Oh. Oh. May klase ba? Oh. Ayan. Ayan, shoutout din kay Vides. At vlog.
So guys, nandito po ako sa room INP300 kung saan attend ako sa klase about sa ethics. Ayan. Medyo wala pa yung instructor namin. Kaya alam, makakasama ko lang yung first year dahil nahalo lang ako. So guys, mamaya na lang at may klase pa kami. So yun na. Ayan, so okay guys. Tapos na po ang klase ko sa ethics at mag-tour muna tayo dito sa buong campus ng University of La Salette at i-tour natin ang lahat ng mga college departments para malaman nyo ang mga experience ng mga college students dito. Yan. So makikita nyo po sa first floor dito sa Miraculous Building. Ayan po ang office ng College of Arts and Science kung saan sa mga college students na gustong mag political science, philosophy, mass communication at marami pang iba. So ang pipiliin nyo lang sa department CAS or College of Arts and Science. So sa second floor naman po is College of Education or co-ed kung saan sa iba pa mga college students na gustong mag teacher, ganyan, professor, halimbawa gustong mag major in math, science, English, Filipino at marami pang iba. So ang pipiliin nyo lang din College of Education para sa mga gustong mag teachers. Ayan. Sa bandang gilid ko naman, ayan po ang Dean for Student Services or DSS office kung saan nag-duty po ang mga Student Executive Councils or SEC. Pag sa SEC kasi yun ang pinakamataas na position sa lahat ng mga college departments para may bigay agad ang maagarang servisyo para sa lahat ng mga college department students. So yun lang. So ito po ang bookstore sa canteen. Sa bookstore naman, kung saan, kung gusto mong bumili ng mga college students, halimbawa, ID lace, uniforms, din kayo order sa bookstore. Pag sa canteen naman, para sa mga nagbe-baker are mga students, ayan, mabibili na mga merienda kanong gusto nila, pwede rin mag-lunch dyan. So, mahalaga yun ang may canteen kapag nagugutom lahat ng mga college students. At may magpapabusog sila. Yun eh. Okay guys, ito pa ang ULS New Gymnasium kung saan nagsasagawa po sila ng mga iba't iba mga event activities. Pwede rin about sa PE ganyan. About sa mga PE class, pwede rin dito magklase. At sa iba-iba mga events naman dito sa gymnasium, makikita naman po natin ang stage, mga audience seats, ayan, may mga extra upuan. So nagsasagawa rin dito ng First Friday Holy Mass, Thanksgiving Mass, events, foundation days, ganyan, and sa lahat ng iba pang mga college departments programs, ayan. So patok na patok po dito ang gymnasium para mapanood lahat ng mga students about sa iba't ibang organization activities nila dito. So yan po sa Pink Building, yan po ang College of Business Education kung saan sa iba pang mga college students na gustong mag business, tourism, hospitality management and human resource management at marami pang iba po. So ang pipili sa mga college students is dyan din mismo sa College of Business Education kung kukuha sila about sa mga business nila ganyan. So yun lang. So guys, dyan po sa second floor ng Pink Building is College of Information Technology kung saan sa iba pang mga college students na gustong mag IT kasi yan ang in demand para sa lahat ng mga business at labor,
para makabuo tayo ng database, para mapag-aralan natin mga computer programming, mga systems, capstones, ayan. At marami pang iba, all in one ang IT talaga. At para mas matuto lahat ang mga college students kapag nasa mundo tayo ng technologies, ayan. So proceed na tayo. But take note, sa pag-aaral ng IT kasi yun ang in demand ngayon this 2023, kung saan kailangan ng mga Filipinong IT na mag-encourage about sa computer para makagawa ng mga information management, mga para makagawa tayo ng mga accounts, ayan. So sa mga gustong mag-IT dyan po sa College of Information Technology, ayan. Ayan, shout out po daw sa YouTuber na Ipugaw na vlogger, ayan. Subscribe niyo daw po siya at pre-nomote ko na rin siya. Dyan naman po sa gilid yan ang graduate library, kung saan sa mga graduating students na gustong mag-tambay dyan sa library at para mabasa nila ang mga graduating books nila at para malaman ng mga discover kung ano yung magandang pinag-aralan nila para magkaroon sila ng idea sa knowledge. Kapag dating sa graduation, tapos na ang school year. So ito po ang RE office or Christian Formation Office, kung saan nagsasagawa rin ng mga spiritual meetings like sa pagsaserve sa simbahan, sa pagsaserve sa choir. Mahalaga rin ang RE para mas magandpanan natin ang pagsaserve natin kay God. Halimbawa sa mga college students. At medyo nagtumatambay din ako madalas para lang sa mga spiritual meetings and other activities naman tungkol sa pagsaserve na rin sa simbahan. So yun lang. So gusto ko po i-promote ang YouTube channel ni Sir Alvin. Yan. So i-subscribe niyo rin po siya at bigyan niyo po rin siya ng full supports. Panoorin niyo po ang mga bawat content activities po niya. So yun lang guys. So makikita niyo po dito sa loob ng RE office, makikita niyo rin po ang office ni Father Steve, office din ni Father Al, Kaginod. Sige ba? Hi! Nag-vlog din ako. Mahalaga rin pumasok dito sa RE para malaman niyo ang mga truth, supernaturals, about sa mga spiritual meetings, ganyan. About sa mga religious activities, ganyan. So yun lang. Pwede rin po kayo tumambay dito. You are freedom to, pag-usapan natin ng mga aktibidad pang spiritual. So thank you guys. Binigyan ko ng, binigyan ako ng, ginatang mais. Wow. Ayan. Si Sir Kim po. Ayan. So yun lang guys. So guys, tikman po natin ang... Masarap pa, tikman mo nga. Sige, tikman mo, masarap. Tikman mo natin ang ginatang mais mula kay Summer Delivery. Sarap. Perfect ang pagkagawa ni Summer Delivery sa ginatang mais. At nagpapasalamat din po kay Sir Kim. Masarap ba? Dahil binigyan po ako. Masarap ba? Masarap po, sir. Oh my God. Bye, sir. Bye-bye. So makikita niyo sa bandang gilid dyan, yan po ang food court kung saan nagsaserve sila ng mga masasarap at sosyalang pagkain, pang merienda man, pang lunch or pang dinner. So may mga iba pang mga college students dito na kumakain sa mga nagsasarap ang mga pagkain dyan. Nakikita niyo naman po sa bandang likuran ko, yun po ang ULS dormitory kung saan para naman sa mga college students na gustong mag-stay in, sa mga gustong mag-dorm at para rin sa mga gustong mag-review-review dyan kapag may time.
So pwede rin natin gamitin ang US dormitory kapag nag-stay in tayo. Sa bandang likuran uli ko po, yun po ang College of Accountancy Office o COA, kung saan sa iba pa mga college students na gustong mag-certified public accountant or sa mga gustong maging accountancy sa lahat ng mga business, trades, ganyan. So mahalaga rin yan. At sa mga gusto rin siguro maging part sa information technology, ayan. Proceed! Wait lang guys, yan po ang HDC or Human Development Center kung saan nagsasagawa rin sila mga counseling about sa clearance, about sa mga procedures, ganyan. Kapag may problema naman ng isang estudyante, halimbawa nagkaroon ng malalim na problema sa buhay, doon po tayo nararapat sa HDC para mas masolusyon ang mga problema natin sa buhay. So sa next part naman po is about Prefect of Discipline. Yan po ang office mismo kung saan didisiplinahan ang mga college students, lalo na kapag pasaway ang mga college students. Tapos dyan rin makikita ang sports coordinator, ayan, para sa mga sports, events, ganyan. Hindi lang pang basketball, pang volleyball, lahat, all in one. Ginagamit din ang POD para sa clearance, para masunod ang mga college students sa batas, ganyan, yun lang. Expert naman po is ULS Clinic kung saan ina-isolate po yung mga nagkakasakit na college students at nagpapacheck up po sila kung may sakit sila. Ayan, halimbawa kung na-injured yung mga college students or may malalim lang na karamdaman sa buhay or masama lang pakiramdam, pwedeng-pwede rin tayo bumisita sa ULS Clinic para sa pagpapacheck up natin. So guys, ito po yung mga comfort rooms dito sa buong University of La Salette campus. Kalat po yan para sa mga gustong mag-comfort room ang mga students dito, or para sa halimbawa masakit ang tiyan, pwede po mag po yun lang. Sa bandang likuran ko na naman, yan po ang College of Criminology kung saan sa iba pang mga students na gustong maging pulis, maging tagapag-alagad ng batas, gusto maging bumbero. So kailangan maging matapang ang mga college students para makapasok dyan sa criminology. Yan. Yung banda po sa next is College of Engineering and Architecture kung saan sa iba pa po mga college students na gustong maging engineer, architecture, halimbawa computer engineering, geodetic engineering, civil engineering at marami pa iba. So maiinggan nyo din po ang mga engineering students na gustong makagawa sila ng mga infrastructure projects, buildings, at marami pang iba. Houses, so yun lang. So sa bandang side po ito guys, yan po ang College of Medicine and Allied Medical Programs or CMAP. Kung saan sa iba pa mga college students po na gustong mag-medtech, abot sa medical, gusto rin mag radtech ganyan or radiologics technology ganyan. So marami pong iba pang mga details abot sa CMAP. Pwede rin sa physical therapies ganyan. So next part pa tayo. Okay, but not just on the list is College of Nursing, Public Health and Midwifery. So sa iba pa mga college students na gustong maging frontline para sa lahat ng mga patients, like sa mga gustong mag-nurse, mag-public health at mag-midwifery para sa mga pasyente na nabuntis, ganyan. So kailangan din ang mag-nursing ang mga students para sa pagiging frontline nila sa hospital, ganyan, sa clinic, ganyan. So yun lang. But take note, para sa mga gustong mag-enroll dito sa University of La Salette, dadaan muna kayo sa mga procedures kung saan nakalagay yan sa registration office. Kasi maraming hakbang yan para maka-enroll na tayo.
at makapag-official enrolled na tayo dito sa campus. So dito pa po sa loob ng INP building, dito naman po sa third floor. Makikita nyo rin po ang computer laboratory. Marami pong rooms ang computer laboratory po. Ayan. Computer laboratory 3. Internet server. Data communications and networking laboratory. And not but on the list is programming laboratory. Kung saan, sa mga college students na gustong gumamit ng computer lab, mas matutunan at matutunan pa rin. At yun ang pinaka-importante para sa mga projects about sa IT, sa accounting, ganyan. At sa mga education needs ng mga college students dito sa mga computer laboratory dito sa third floor ng INP building. So proceed! Sa likuran ko uli po guys, yun po ang ULS field. Kung saan nagtre-training po ang mga criminology or ginagamit po sa iba pang mga events. Halimbawa sa Our Lady of La Salette Presence in the Philippines, dun din po gaganapin ang halimbawa High Mass, tapos halimbawa sa iba pang mga events like sa pagbabanda, sa mga organizational activities, etc. Sa mga disaster risk and management, yun lang, DRRM, yan. Cut muna. Then sa bandang side naman, yan po ang senior high department kung saan nag-aaral ang mga senior high school. Dyan po sa senior high building po. Tapos nandun po ang old gymnasiums, may mga comfort rooms na rin po. Sa may sarili po rin silang laboratory. Ayan. So sa bandang next naman po, dun naman po yung CR po ulit. So nagkalat lang po ang mga CR dito sa buong campus para ma-inserve ang CR para sa mga students. So yun. Sa bandang 3rd floor and 4th floor po ng Miraculous Building, dun po makikita ang mga library kung saan nagdadagdag sila ng kaalaman. Pwede rin mag-review dun kapag may time. And para ma-explore nila ang mga more knowledge stacks nila at more knowledge stacks namin. Ito po yung mga batibot na nagkakalat kung saan nagpapahinga ang mga kapwa nating college students. Ayan. Kalat lang po ang batibot hanggang wala katapos ang batibot na yan. More batibot po para sa lahat ng mga college students kagaya natin. At pasarapan kami lahat na magtambay dyan. Chill-chill lang. At para rin sa halimbawa, busy kami sa pagre-review sa mga documentary, sa mga pag-aaral namin, busy din kami sa mga importanteng gawain. Ayan. Or kapag may iba't iba pang usapan. So, pwede tayo tumambay dito sa mga batibatibot niyan. So, tapos na ang exploration natin dito sa buong campus at medyo napuntahan nyo na po ang iba pa mga college departments. Ayan. Dito po sa buong campus. Ayan. At iniikot natin po ang lahat ng mga facilities dito sa buong campus. So yun lang. At magsaya-saya tayo. Together with my kapwa kong mga college students. Pati na rin ang mga fans ko dito. So guys, dahil lunch break po. At dito naman po sa bandang tabi ng campus. Diyan ako matalas tumatambay at kumakain. Diyan din po ako nagla-lunch break. So tuloy-tuloy lang natin ang ano, pag-vlog. Dahil dito ako sa tabi ng campus na matalas kumakain. At masarap naman po mga pagkain dito dahil ano,
locally Filipino made foods. Pakita mo naman kami. Pa-shoutout na rin. Oh. Ayan yung mga iba pang mga friends at fans ko. Mega shoutout sa kanilang lahat. Ate, pabili po ako ng ulam. Ayan. Combo meal. Tapos nilagay na yung kanin. Chapsay na lang ang ilalagay dyan. Tapos, pahingi pong isang pabong sabaw. Mas mabubusog ako pag isang tabong sabaw, guys. So, tikman po natin ng combo meal para masatisfy naman ako sa lasa at quality ng combo meal para sa mga college students. Nice taste naman siya. Pero ito ang madalas in-order ng mga college students dito sa University of La Salette. Gusto naman ang sabaw. Kindly. So dahan-dahan lang tayo kumain, guys. Para hindi tayo magbulunan. Ito is nice one pa rin. Hindi siya authentic. Basta proud local made Pinoy. Ang pagkaluto ng combo meal para sa ating mga college students. Ayan. So, tuloy ko na lang mamaya at kakain po ako. Okay guys, proceed na po tayo dito sa huling part ng vlog ko. Mga magpapa-shoutout ngayon. At medyo busy sa mga gawain nila. Ayan. And then sila Mar. Hi, Rita. And Maureen Magdalena. Pa-shoutout na kayo sa vlog ko. Ayan. So ayan guys, medyo nagabyan na po kami sa klase kanina. May subject po kami about sa Philippine history. So, magpasensya niyo na po dahil ito ang huling vlog ko. Para meet niyo po yung mga klase ko. Ayan. Ito po yung huling part ng vlog ko para sa education, para sa iba pa mga content activities ko. Ayan po si ma'am, mega shout out po. Daan-daan lang po ma'am. So pauwi na po kami sa sarili-sarili namin bahay, guys. At mamaya itutuloy ko na po ang ending parts kapag nasa bahay na po ako. Lakay, medyo paggabi-gabi na to. At sana wag naman pumunta ang mga multo rito sa buong campus. Delikado. Sana lang wag lang pumunta ang mga multo dito sa campus natin. Pero it's prank time lang, guys. Yan, sabay-sabay kami mga klase to na pauwi sa kani-kanilang bahay. Ayan. Oh. Shout out sa mga kaklase ko. Shout out kay La Ate Lai. Ayan. Kago. So mamaya itutuloy na po ang ending ko sa vlog, guys. So stay tuned lang. So ayan guys, nakauwi na po ako dito sa bahay. At na-enjoy niya naman po ang panonood niyo po sa aking
vlog updates about sa University of La Salette campus. At sana nagkaroon na kayo ng dagdag kaalaman about sa University of La Salette campus. So nalibot ko ang lahat ng mga school facilities, offices, mga dean's office, classrooms. At para sa mga gustong mag-enroll dun sa University of La Salette, mag-inquire lang po kayo dun. Subukan nyo rin mag-aral para magkaroon kayo ng Catholic reconciler sa mindset nyo. Ayan. So, pagpatuloy po natin ang pag-vlog-vlog para sa mga video updates natin. So, thank you po sa mga nanonood sa aking vlog update. So, I'm Schuyler, sign out. Bye-bye!